100,000 piso ang iniwang pinsala ng matinding buhawi sa Bacolor, Pampanga. Ang ilang lugar doon, wala pa rin kuryente hanggang ngayon. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Nagliliparang yero at mga kahoy. Ang mga sanga ng puno halos dumapa sa lakas ng hangin. Ang lalaking ito, todo kapit sa tricycle para hindi tangayin. Yan ang naranasan sa Bacolor, Pampanga, bandang alas 6 ng gabi kahapon dahil sa malakas na buhawi. Sa tindi nito, hindi na tinangka ng motoristang ito na tumakbo pero marinig ang pagtama ng mga matitigas na bagay sa kanilang sasakyan. Kaya magbalik tamo mo din! Kaya may siraya yung sasakyan tamo! Matitamo! Wala na rin nagawa ang mga sasakyang ito ng abutan ng buhawi sa daan. Ang grupo nila Chris Lustre, ikuminento ang pagkamangha sa pamumuunang buhawi mula sa mga ulap hanggang sa maramdaman nila ang malakas na bugso ng hangin. Ang lakas! Kaya man, nandito na pandemya. Para siyang trumpo, no? So, nung una, hindi namin nakalain na natutuloy siya as ipo-ipo or buhawi. Parang ano lang siya, parang formation lang sa cloud. Yung mga debris umiikot na sa kanya. So, syempre nataranta na kami nung kasama ko sa bahay na pumasok na doon dahil malakas na din yung hangin. So, yun. Tapos, after 30 seconds ulit, nandiyan na siya. Sa barangay Kabananchan sa Kaparehong Bayan, pinadapa ng buhawi ang mga punong ito. Dinig ang malakas na sipol ng hangin. Halos masira naman ang gate ng bahay na ito. Maya-maya pa, ang buhawi sinundan ng mga kulog at kidlat. Sa tindi ng hagupit ng hangin, nasira ang bubong ng gasolinhang ito. Ang maliit nilang opisina, nawasak. Nasira rin ang bubong ng St. Joseph Parish Church. Basag-basag ang mga stained glass ng simbahan. Maraming puno at poste ng kuryente ang natumba. Ayon sa Bacolor Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nagtagal ang pananalasa ng buhawi ng higit 5 minuto. Nagsimula raw ito sa Barangay Kabalanchan hanggang sa makarating sa Jose Abad Santos Avenue. Maliit lang po palagay ko yung column niya kaya hindi po malawak yung damage na na-sustain ng mga dinaanan niyang mga establisimento. Pero paano nga ba nabubuo ang buhawi? Dahil po ito dun sa malakas na thunderstorm or severe thunderstorm na naranasan din po kahapon sa Pampanga at sa ilang kalapit na lugar. So, aabot sa 20 bahay ang naitalang partially damaged at aabot sa 100,000 piso ang inisyal na pinsala ng buhawi. Nabibigay na po ng tulong ang ating MSWD. Nakamobilize na rin po yung ating electric cooperative because parts po ng lugar na tinamaan, lalo na yung mga directly hit, wala pa pong kuryente sa kasalukuyan. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, duli babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.